Laganap po ngayon ang deepfake kung tawagin. Ito po yung ginagaya po ang either boses o mismong pagkatao sa pamamagitan po ng AI-generated voice or identity. At makikita po natin ito sa napakarami pong pagkakataon. Isa po sa pinapakalat ngayon ng mga walang hiyang didisits ay ang di umano'y conversation ito pong si First Lady Lisa sa isang anchor na nagngangalang Anthony Taberna, yung nakikita po ninyo ngayon sa ating harapan. Hinahamon po natin ang mga didisits na kung totoo po ang sinasabi nila na ito, ilabas po nila ang kanilang mga ebidensya. Otherwise, wag po tayong magpalinlang sapagkat deep fake po ito. Peki po itong boses, hindi po yan si First Lady Lisa, katulad po ng mapapanood po ninyo mamaya kung ano po ba ang deep fake. Pero pakinggan nyo po muna kung ano po na naman ang mga katarantaduhang paninirang ginagawa ng mga didisits sa ating unang ginang in particular. In response ito, syempre, sa bad shot na sinabi nito pong si First Lady dito kay Sara Duterte. By the way, si Sara Duterte ha, nagsalita na po siya pero iniwas niya po yung tunay na issue. Kung hindi, sinisi niya pa ang kasalukuyang gobyerno sa mga nangyayaring paglaganap daw po ng illegal na droga, kriminalidad, ang insurgency, terrorism, at saka ano pa ba yung isa niyang binanggit? Nakalimutan ko bigla. But anyway, yan naman ay mapapanood po ninyo sa kanyang channel at Facebook page at sa iba pang mga mainstream media. Doon po ginaslight nitong si Sara Duterte ang pagsagot sa ating unang ginang. Pakinggan po ninyo ha, ang peke na boses nito pong si First Lady Lisa. Makatotohanan talaga ang maririnig po ninyo pero hindi po ito totoo. Ha? I should say, parang makatotohanan ang maririnig ninyo pero hindi po ito totoo. Pakinggan po ninyo mga tol. Ito tata. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marie test. Big is out. No more chief of staff. No more nothing. Malista siya i-practice staff. Ito tata. Yan. Okay, nadinig po ninyo ha. Kung totoo ang sinasabi ng mga didisits na ito, ilabas po nila ang ebidensya sa publiko na boses po yan ni First Lady Lisa. Otherwise, isa pong deepfake yan kung tawagin. Ano po ba ang deepfake? Balikan po natin 4 years ago. Ito po ay mula sa isang YouTube channel kung saan pinaliliwanag po dito ano po ba ang deepfakes. Panoorin po ninyo. No one's lips died away. Yan we need to adopt. Yung mga nakikita po ninyo kanina doon, hindi po sila talaga yon. Mga AI-generated video po yan. Kasama po siyempre ang boses ng taong ginagaya po nila para linlangin ang harapan, para linlangin ang tao o ang publiko. To the fact that we can't trust anything we see. I don't know about you, but to me, some deepfake videos seem 100% real. At least not in a public address. I guess I could easily be tricked by a fake video. I'm a journalist, so telling the truth is a crucial part of my job. I need to know what's real and yan ang nakalulungkot eh. Ang mga vlogger ngayon, ang dami pong mga sinungaling. Ginagamit po ang pagsisinungaling para po kumita ng pera sa Facebook at saka sa YouTube. Kaya dapat talasan po natin ang ating isipan. Maging critical po tayo sa mga napapanood po natin. Hindi po lahat ng sinasabi ng mga vlogger, kahit ako, huwag nyo basta-basta paniniwalaan, ha? Dapat magkaroon po kayo ng masusing pagsusuri sa inyong mga sarili. Kapag ka sinabi ko, sinabi ng ibang mga vlogger, i-counter po ninyo palagi kung meron bang pinaguhugutang katotohanan yung mga sinasabi po namin. Otherwise, magduda na po kayo, baka sinungaling yung inyo pong napapanood o napapakinggan. Fake. So I want to find out, is there a way to distinguish between a real this is real life and a fake video? This is really happening. And how can we detect deep fakes? That's Hao Li. He's an associate professor of computer science. He has created some nearly perfect. Yan ha. Isang fake po ito saka isang real video. Pero nakukuha nilang gumawa ng peke sa pamamagitan mismo ng paggamit ng original na video. O kaya yung boses, ire-record,
Tapos gagamitan ng AI, gagawa ng statement, yung AI-generated voice na yon, pababasahin doon sa statement at lalabas na ngayon na boses na yon ng tao. Akala naman natin, totoo na. Mag-iingat po tayo ah, sa mga ganung pagkakataon. Perfect deepfakes of politicians. To check out how he makes deepfakes, make sure to click on the link. Very soon, they will become so hard to detect. Ngayon, puntahan natin yung particular na balita. Salamat sa News 5 kasi nakita nila ang channel na ito. Dapat Balita. Ang Dapat Balita channel, sinubukan kong hanapin po ito kagabi. Nakita ko pa. Dapat pala, natalakay ko na ito kagabi. Pero nakalimutan ko. Salamat na lang sa isa nating kaibigan na ipaalala sa akin ito. Kaya ngayon ko na po tinalakay. Tiningnan ko mismo itong channel na itong Dapat Balita. Nakikita pa po ito kagabi. Pero ngayon, sinubukan ko pong i-search, wala na. Hindi na po searchable yung channel. Baka nag-alala na yung owner ng channel dahil sa panggagago na ginagawa niya sa publiko at mareklamo pa siya, makasuhan. Ang paggawa po ng deepfake, yan po ay paglabag sa batas. Ngayon, panoorin po natin ang News Explained dito. Deepfake na pahayag ni PBBM. Sa pangkaliwang panahon, baka nakakaliw pa ito, mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video ni nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita. Itong... Kagabi, nung mapanood ko ito, tiningnan ko kagad ang Dapat Balita channel. Katulad nung sinambit natin, wala na. Pero kagabi, nakita ko pa yan. Ngayon, wala na. Tinake down na siguro o hinide pansamantala. Baka ang ginawa po dyan ng YouTube owner niya ay as simple as this. Ha? Pakita ko lamang po sa inyo kung paano po nagagawa ang pag-hide ng isang channel. Pupunta ka lamang po sa settings. Pagka pinindot mo itong settings, ang babanda yun dito, ito, settings. Makikita nyo po ito. Tapos, view advance. Makikita nyo na po dito, delete channel. I-delete ko na ngayon yung channel ko, ha? Yan, delete. Pinindot ko. Hindi. Magpo-prompt pa yan ng password. Tapos bibigyan ka pa ng options. Ha? Pwedeng i-hide, pwede mo lang i-delete. Probably, hinide nung Dapat Balita yung channel niya kasi nakot ang attention ng publiko. Huwag kayong manloloko. Mga hinayu pa kayong mga YouTuber kayo. Tapos ginagamit nyo pa ang boses ng Pangulo para magkagulo. Biruin mo doon sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos dito, sinasabi doon sa deepfake na lulusubin natin ang China, makikipaggera tayo sa China. Kaya pala may mga natatakot na mga Pilipino. Akala nila makikipaggera na ang Pilipinas, mga walang hiya talaga kayong mga hinayupa kayo. Nakaraang 7 araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklap na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, niraknat ng kanyon. Meron itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas, maraming sugatan, may 32,000 views. Calling the attention of our National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, and the Cybercrime Group of the Philippine National Police. Mga sir, sana tutukan nyo po ito. Hindi porkit hinide na po or dinelete na ng responsableng tao dito sa YouTube channel niya, palalagpasin po natin ito. Makipag-coordinate po sana kayo sa YouTube at alamin kung sino po yung gumawa ng Dapat Balita channel na ito at sa mga katarantaduhan pinagpo-post niya sa kanyang channel. Ang dami niyang pong naloko. Sa po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang gera kontra China. Meron ng 46,000 views. Hindi lang po yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China yan, oh? Kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Boses na boses ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Halos kaparehas na kaparehas. Eh, huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa basta-basta natin naririnig, mga tol, o nakikita. Ha? Magkaroon tayo ng critical thinking. Saliksikin natin
kung yung pinapanood o binabasa ba natin ay makatotohanan. Paimbestigahan ko din yung si Duterte. Eh, para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dahil halos gayang-gaya ang boses na nag-uutos ng labanan. Lalaban raw tayo at paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganong talumpati ang Pangulo. Dalawa sa 13 video sa page na ito. Kaya babalik tayo dito ha, sa pinapakalat ng mga didishit para maalis ang issue kay Sara Duterte. Yung sinasabi nilang boses ni First Lady Lisa, hindi po ito totoo ha. Huwag po tayong magpapalinlang sa mga walang hiyang tao. Ito tata. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marie test because out. No more chief of staff, no more nothing. Malista siya, i-practice staff. Oh, hindi ito po totoo yan, ha? Hindi po totoo yan. Deepfake po yan. Nanlilin lang, sinamaharloka at ang mga DD sheets ng walang hiya. Balik po tayo dito sa balita. Peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng Girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang captions at headlines, ang script ng istorya at yung mga boses. Kung susurin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers, pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakarang linggo o last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Sa kanyang about page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanya namang Facebook page, meron po itong 95. Tingnan niya natin sa Facebook, dapat balita. Walang hiya itong dapat balita nito. O eto, hindi niya pa inalis yung Facebook niya. Ha? Huwag po tayong magkakamali dito ha. Kung sino man ang nasa likod, itabi nga natin itong dapat pala na i-record ko yung kanyang ano, yung kanyang hyperlink. Sayang, sa YouTube, hindi ko na i-cut and paste. Ayan ha. Ito, manluloko po ito. Oh, sa bagay oh, matagal na niyang hindi ginagamit yung Facebook page niya oh. Ha? 95,000 followers pero inactive po sa Facebook. Yung kanyang YouTube, dinelete or hinide niya ito ngayon. Tingin ko hinide lang 'yon kasi may revenue 'yan eh. Pag nag-delete ka ng channel, hindi mo na makukuha yung revenue mo. O kaya malamang sa malamang hinide niya lamang 'yan. Magpapalamig at babaguhin ang channel name, tatanggalin ang mga deepfake videos niya, balik na naman sa panluloko ng tao. Sayang, dapat nakuha ko. Ito kasi yung URL pala, oh. Dapat pala na-save ko kagabi bago niya nagawang i-delete yung channel. Tuloy po tayo sa pakikinig dito, mga tol. 5,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin mo ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero okay, tingnan niya natin. Merong nagbaba ng link dito sa ating live streaming eh. Not found niya eh. Diba? Hindi na lay abat, salamat ha. Pero hindi na nga natin makita. Malamang sa malamang dinilit niya na. Ano ba kahirap kumuha ng mga deepfake na boses lamang? Dito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website nito. Pwede siyang pagsilitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganito mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms yan. Na i-down ang mga video na may... Yan ang dapat. Pero ang DICT, bakit naman ganun lamang ang pwedeng gawin? Pag na-identify ang tao, responsable yon sa pagpapakalat
ng maling impormasyon. Paglabag yung sa Article 154 ng ating Revised Penal Code, the first thing to do is to investigate, identify the person behind that channel at saka po kasuhan ng paglabag sa Revised Penal Code. Bakit ganito po ang sagot ng DICT dito? Deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman sa Article 154 ng Revised Penal Code, diba? Merong batas laban sa false news. Secretary Uy, ano pong nangyayari sa Department of Information and Communication Technology para magsalita po ang inyong ahensya ng ganon? Abogado po kayo, di ba? Ang pagkakalam po, abogado si Secretary Uy. Nandiyan si Attorney Aboy, ang ating nakilala sa panahon ng halalan. Behind that is, before that pala, is nakilala ko na yan, panahon pa nung Norman Mangusin. Kasi yan ay nag-appear sa publiko at hindi siya naniniwala na itong FLM ay Marcos. Pero maayos po ang kanyang mga argumento, kaya nirespeto ko po yan si Attorney Aboy. At first time kong ma-meet yan noon sa BBM headquarters sa Mandaluyong. Wala na lamang yung live video namin na delete ko kasi yung lahat ng mga previous live streaming ko nung na-demonetize yung channel na yon. Anyways, sana bago po kayo magpahayag DICT, alamin po ninyo kung ano po yung batas. Ako nga po, hindi ako abogado, alam ko po yan eh. Kayo, ang dami-dami nyo pong mga abogado dyan sa DICT, tapos magpapahayag po kayo na walang kayang gawin ng gobyernong ito tungkol sa deepfake. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusa ng aresto mayor or pagkakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 2. Kung DDS si Attorney Aboy, wala tayong magagawa. Undersecretary po siya sa DICT at pinagkakatiwalaan pa rin naman po siya ng Pangulo. Wala po tayong magagawa doon. Ang mahalaga, DDS ka man, dilaw ka man, dapat ang suporta mo nasa kasalukuyang gobyerno. Pagka DDS ka at ikaw ay kumakalaban sa gobyernong ito, didishit ka. Ewan ko ang tawag sa mga dilaw pagka kumakalaban sa gobyerno. Punta kayo ng CR, baka ganon. 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala po nakalagay na ganon, wala rin indikasyon. At higit sa lahat, meron mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Yun nga ang masaklap, di ba? Naniniwala sila, nagkokomento pa, tapos magagalit sa Pangulo ng Pilipinas ngayon, dinadala tayo sa gera. Wala pong katotohanan yan, mga tola. Maging critical thinker po tayo. Hindi lahat ng mga napapanood, nababasa, totoo. Kaya dapat suriin po natin ito. Sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. At lalo na po ngayon, nagiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa inilunsad na balikatan exercises sa West Philippine Sea. Gagawin po ngayon ng lahat ng mga DD sheets na siraan si Pangulong Bongbong Marcos. At napakadali pong gawin yan sa pamamagitan po ng AI-generated identity or voice. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala. Lagi po nating nakikita si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko at sundan po natin ang kanyang mga social media pages at accounts at saka ang mga government pages, channels, ipollow po natin para hindi po tayo malilinlang. Huwag po tayong magpapaloko sa panahon ng napakaraming mga manluloko. Ang mga DDCs, mga manluloko po yan at sinungaling. At huwag po tayong magpapaloko sa kanila.